Radio. Iba tayo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ang kapayapaan, habag at pagpapala ng dakilang lumika ay sumayin niyo po lahat. Binabati po namin kayo ng pandaigdigang pagbati ng mga Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli ang palatuntunang ang mensahe ng kapayapaan dito lamang sa ating Katropa Radio, DWDD at ating AFP-TV. At siyempre sa ating Wednesday edition, kapatid na Abdul, Malik, Angelo, Carpio, at kapiling pa rin ho natin ang atin hong mga iginagalang na ulama dito ho sa ating bansa. Unahin ho natin ang batang-bata, ang pinakabata ho sa lahat, ang chairman ng Imam Council of the Philippines, Aleem Naguib Ahmad Bashir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at good afternoon muli sa ating mga tagapakinig dito sa Katropa DWDD. Ayan, at syempre, ang Grand Mufti ng National Capital Region, walang iba kundi ang pinakamagandang lalaki naman ho sa aming lahat, ang pinakagwapong ulama sa ating bansa, Aleem Naguib Taher. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At umpisan po natin ang ating palatuntunan sa pamamagitan ng maikting panalangin. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. O Allah, Diyos namin na mawain at mahabagin, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagkaloob sa amin ng inyong biyaya. Kami ay nagpapasalamat sa inyong patnubay sa amin, ang lagi namin hangad, ang inyong pagkakaloob sa amin ng lakas upang sa ganon ay kami ay maging matatag at mapakipaginabang sa aming pagtupad sa aming tungkulin upang sa ganon ay may palaganap ang inyong salita sa buong sambayanan. O Allah, ituwid niyo po kami sa tamang landas, katulad ng landas ng mga taong inyong pinalad, at hindi ang katulad ng mga taong isinumpa at nangaligaw. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ayan. At siyempre, ang atin hong mga pinagpipitaga ng ulama ay kapiling natin upang magpaliwanag po sa atin ng ilang mga paksa na may kinalaman sa pananampalatayang Islam. So, ngayon ay marami hong mga balita tungkol sa ating bansa ngayon, tungkol sa politika, pero tayo naman ho, maiba naman sapagkat ang atin hong Katropa Radio ay may mga samot-saring mga programang idilalaan para sa inyo na pupulutan ho natin ng ilang aral at impormasyon sa aming palatuntunang ang mensahe ng kapayapaan. Alamin naman natin kung paano natin mapapagdugtong ang atin hong paniniwala at koneksyon, relasyon sa ating Diyos. Ayan. Ngayon ay katatapos lamang ng Hajj, tama po ba? Yes, katatapos lang ng Hajj natin, ano po? Ibig sabihin yung paglalakbay, yung pilgrimahin ng mga Muslim sa sentro ng mundo, yung Makkah sa Saudi Arabia. Ngayon ay may panibagong Islamic event na naman, ito'y pandaigdigan pa rin, itong tinatawag na Amun Jadid. Pero bago yung Amun Jadid, ibig sabihin Islamic New Year, tama po ba? Yes. Ibig sabihin ng year, Jadid, new. Ayan. New Year. Amun Jadid, New Year. Ayan. Ay, may mga tinatawag tayong moon sighting pa rin. Sa pagkatakakala ng iba, ang mga Muslim, eh, nag-moon sighting lamang kapag buwan ng Ramadan. Yes. So, paliwanag sa atin ng Aleem, may magaganap uling moon sighting? Yes. Pero nga sa Islam eh. Every month. Every 29 days of the month of lunar calendar. Ay may moon sighting. Para malaman natin kung yung month na kasalukuyan na yun ay last day niya yun, 29, at susunod na yung buwan, kinabukasan, kung makikita yung after new moon, yung kunting crescent lang, kapirat yes. lang makikita doon. Mm-hmm. Ngayon, kung hindi makita, ang sinabi ni Propeta Muhammad, pagnilo, ibig sabihin, kumplituhin ninyo. O kaya, magkwinta kayo, pagnilo, ibig sabihin na, eh, kwinta ninyo, magkakilid kayo, baka nandyan lang, hindi nyo nakita, dahil limitan yung mga mata ninyo, baka hindi nyo nakita, natakpan lang ng gabon, natakpan ng ulap, kasi
minsan di, lalo sa mga ibang lugar, makapal na makapal yung ulam. Kaya nasabi ng Propeta Muhammad na magkwenta kayo, o kaya pakduro, ibig sabihin nyo na calculated, estimated. So, ito ngayon na darating na kuwan. May schedule po tayo ngayon. May schedule pa. Mm-hmm. Ay sa 29 of Dhul Hajj, tatapat yun sa September 9. So September 9 may moon sighting po. Mag-moon sighting tayo kasi 29 yun ang the last day of the month. Alright. So ngayon, pag nag-moon sighting tayo sa calculation ng astronomical calculation, kasi kilala yun ng Islam na sa verse ng Quran. Opo. Sa Surah Rahman chapter 55 verse 5, As-shams wal kamar bihasban. Ibig sabihin yun, the sun and the moon is calculated. Exactly. Mm-hmm. Ngayon, dahil doon ay ika-calculate. So, sa 29, hindi makikita ang crescent dahil lalabas ang buwan sa mga alas 3 ng madaling araw, dahil ang new moon ay alas 2 ng madaling araw. Mm-hmm. So, that will be 10 of September sa solar calendar, no? Alright. Ngayon. Sa still 30 pa rin yun kasi hindi nakita. So ibig sabihin, September 11 ang first day of Muharram. Ikukumpleto natin ang 29 days at 30 days. Kasi ang nasabi ni Propeta Muhammad, Asyaru maratan tisa wa isrin o maratin talatin. Ibig sabihin yun, na the month in the Islamic lunar calendar is 29, sometimes 29, sometimes 30. So ibig sabihin, based on calculations, sapagkat tumitingin din ako sa moonsighting.com, no, sapagkat member yata tayo diyan, ano po, ay malabo nga daw na magpakita ang buwan sa September 10. Yes. Sa September 9. So ibig sabihin, magsisimula ang Muharram, ibig sabihin another month is on September 11. Oh, yes. Magiging 30 days na yung Dhul Hajj. So new year, kumbaga panibagong month na naman ng ng Islam. So ngayon, Aleem Naguib, ano ang kahalagahan sa mga Muslim ng tinatawag na pagpapalit ng taon ba ito, o another month, o a new month, or no, year. Year, ano new po? Year. Mm-hmm. First month of the year, ang Muharram. Well, ito ay malaking halaga sa mga Muslim. Opo. At alalahanin natin na yung mga non-Muslims ay ginagawa rin nila yung New Year, yung pagbabagong buhay. Ibig sabihin, mula sa masama, papunta sa mabuti. Yes. Mm-hmm. Mula sa pasaway, papunta sa pagiging mabuting tao. Mm-hmm. So why not with the Muslim doing like that? Na hindi naman masama. Hindi po ito tinatawag na innovation. This is a part of what we call the istihadul ulama. Mm-hmm. Yung istihadul ulama, kapag yung mga ulama, kapag sila ay nag-istihad at tumama yung kanilang istihad, they have to reward. Pero pag hindi tumama yung kanilang istihad, ibig sabihin mali, they have one reward. Mm-hmm. So ibig sabihin walang kaparusahan, ha? Walang bad reward doon sa kanilang ginawa kasi nag-istihad sila. Pangalawa, ito pong among jadi kasi magkakaroon naman tayo ng usap-usapan dito sa tinatawag natin na bid'ah. Opo. Kasi sinasabi ng mga kapatid natin na bid'ah yan. Iyan na naman. Celebration. Oo, celebration. Opo. Naman. Opo. Hindi naman tayong nag-celebrate eh. Opo. Kasi we have two celebration. Yes. The Eid al Fitr and the Eid al Adha. Okay. Ito pong ang gagawin natin dito sa dito sa tinatawag natin na Amun Jadid. Opo. Ibig sabihin ng Amun Jadid ay New Year. Opo. Ay magkaroon tayo ng ikang resolution. Mm-hmm. Kung may resolution na yung mga non-Muslim, bakit tayong mga Muslim hindi magkakaroon ng resolution? Yes. Opo. Hindi ba? So maganda yung mga ginagawa dito sa Amun Jadid upang ang mga kabataan na ikang halimbawa, yung mga kabataan dyan na lulong sa paglalaro ng computer game. Mm-hmm. Magkaroon sila ng resolution na bawas-bawas namin yung paglalaro ng computer game. Mm-hmm. Kung ikaw ay nagko-computer game ng 10 hours, igawin mo na lang 2 oras lang. Ganon. Pangalawa, ito pong Amun Jadid ay
ang pinag-usapan dito ay ang paglipat ni Prophet Muhammad, the migration of Prophet Muhammad with the Sahaba, the Muslim, the mga muhajirin from Makkah to Madina. So, yun yung significance niyan. Yeah, significance. All right. Yes. Matinatawag na New Year. Kasi, magtatanong, mm-hmm. we are living in the Gregorian calendar year 2018. Natin yes. na tayo ngayon sa generasyon na ito. Mm-hmm. But, in the Hijri calendar of the Muslim, particularly the Muslim, mm-hmm. tayo ay nasa year 1440. Pwede bang yes. mabigyan linaw nyo sa amin, ano ba pagkakaiba? Ba't parang late naman yata ang mga Muslim? Nasa 14th century pa lang kung tutuusin ang mga Muslim. In every religion, meron silang calendar. Right. Kaya ng Christian, mm-hmm. calendar nila, yung Gregorian, Gregorian mm-hmm. 2018. 18, yes, 20th century. Gregorian, July, mm-hmm. yung nung panahon ni Julius Caesar. Pumalit naman si George. Ngayon, based doon sa kapanganakan ni Propeta Isa, opo. Si Jesus Christ, tawag mm-hmm. na. Based doon, doon nag-umpisa yung ano na, kasi di ba AD? AD, opo. Ano that is after the death. Based doon sa kamatayan. Mm-hmm. Kasi after the death. Opo, AD. So ngayon, importante, bawat religion meron silang ano, no? Ganon din ang Chinese, meron silang bilang. Yes. Doon nasa lunar calendar, pero magkaiba sa na Islamic lunar calendar. Mm-hmm. Kahit sa ating diri-diritso na binibilang yun, sila na-adjust nila na para doon sa solar calendar. Mm-hmm. Mm-hmm. Dalawang calendar natin, solar calendar, based on the sun, lunar calendar. Based on the moon. So, based on the moon. Pero ito, lunar calendar, ang Hindu, mga Hindu, Indian, mga Yahudi, yung mga Jewish, yung mga Chinese, o mm-hmm. pati Muslim. Ibang religion yes. din. Ganon. So, ngayon, magkakasama tayo oh, sa lunar. Ang nangyari, kaya magkakasama tayo sa lunar. Ang nangyari, bakit Hijra? Tamo, late na late. Opo. Kasi doon nila binis sa paglipat. Ibig sabihin ng Hijra ay transfer o yes. paglipat. Mm-hmm. Paglipat ni Propeta Muhammad mm-hmm. sa Madina. Yes. From Makkah to Madina. Lumipat doon. So doon nila inumpisan. Bakit doon nila inumpisan? Nung nagmimitin sila, kasi ang nangyari, wala nang si Propeta Muhammad, mm-hmm. no? Namatay na pati si Abu Bakar. Mm-hmm. Sa panahon ngayon, ang Amirul Mu'minin, the leader of the Muslims, the whole world, ay si Umar bin Khattab. Mm-hmm. May dumating na sulat na pareho ang date na 15 of Shaaban yun. Sabi niya, kailan ito doon? Alin ba sa dalawang itong sulat na ito na ang nauna? Ay ito ba? Hindi. Kasi walang nakasulat na year. Yeah. Ang ano lang, yung day at saka yung month. Mm-hmm. At pareho. Sabi niya, ano kaya naman? Magka-conflict yun. Mm-hmm. So, ganun. Sabi niya, lagyan natin ang year. O sige nga, lalagyan natin ang year ngayon, yung calendar natin. Saan tayo mag-umpisa? Sabi nila, nung kapananganakan ni Propeta Muhammad, sabi nila, hindi, magagaya tayo sa iba. Sabi nila naman yun siya, yung nung kamatayan niya, nung namatay siya, sabi nila, hindi. Mm-hmm. Tapos may nag-suggest na naman, sabi niya, doon sa pag-ascend niya sa heaven. Alright. Sabi natin na Israel, mm-hmm. yung pagpunta niya sa langit. Sabi nila, hindi. Kasi parang walang ganong muna sabay yung walang very suitable as suitable ano ganong. So sabi niya naman yung nuzulul Quran nung dumating ang Quran mm-hmm. the first revelation of the Quran. First revelation of the Quran nasa Quran. Tapos may nag-suggest isa dun sa mga tatalin ng sahaba mm-hmm. suggestion niya na sa paglipat ni Propeta Muhammad mm-hmm. Eh, mga 14 years na yung nagpaglipat niya kasi 3 years si ano si Abu Bakar, mm-hmm. si Umar ay 13 years. Mga 10 years na si Umar doon mm-hmm. sa Khalifa, bilang isang leader. So, sabi na, doon tayo mag-umpisa. Sabi na, o ngayon, doon tayo mag-umpisa. Noong naglakbay si Propeta Muhammad galing magkapapuntang Madina, Rajab yun, Rajab, no? Mm-hmm. Dumating doon siya, 12 of Rajab sa Madina, umalis sa Makkah, first of Rajab. Alright. Mm-hmm. So, lumipat doon. Ngayon, sabi nila, ay hindi. Noong sa Muharram, kasi first month of the year ay Muharram. At tamang-tama, doon sa Muharram na yon ay inutusan ni Allah si Propeta Muhammad na
mag-start na mag-hijra, pero paunahin muna yung mga tauhan niya. Yung mga tauhan niya. Yes. So, nag-order sila Propeta Muhammad na yung mga tauhan niya na mag-hijra sila o unti-unti maglipat sila na nag-start ang Muharram. Kaya yun din nag-start ang bilang ng mga Islamic kalendar. Alright. I mean, alik sa doon. Sa oras din na yun, si Umar, nag-Muslim siya. Tapos dahil doon sa katapangan niya, sabi niya, I am announcing that I am now a Muslim. At kung sino matapang dyan na paanuin ako, haharangan ako. Kasi hinarang nila yung mga Muslim na umalis. Umalis eh. Harangin ako. Sige, magpatay. Ito sabi niyo, kasi patigil siya rin. Salubungin niya ako dito sa... Salubungin niya ako dito sa... Nanaggano yun sa Jabal Umar, malapit sa Masjid Haram. Masjid Haram, yes. Doon siya tumayo, kaya tinawag na Jabal Umar. Sino bang lalaban sa inyo? No. Yes, yes. Yung Jabal, ibig sabihin na mountain. Opo, opo. Na doon siya tumayo. Oh, ngayon, mag-hijra ako. Hinaram ninyo yung mga nun, bakit ninyo ako hindi harangin? Oo, oh, yun sinabi niya. Kasi nangyari yun si Zaid, hindi si Said na Arumi, Said Arumi, na taga-Rum, ibig sabihin taga-Roman, Roman na siya. Originally, he's a Christian, he's a Roman. Yes. Pumunta ng Makka, walang-wala siya na dito doon, kagaya ni Salman al-Farsi, sa Iran. Si Bilal naman galing sa Africa. Ang pangalan niya si Bilal, pero tunay na pangalan si si Habasa. Ngayon, lumipat doon si Said bin Arumi. Arumi ang title niya. Said Arumi. Arumi, kasi taga Rum. Kaya Salman al-Farisi, taga Persia. So, lumipat, hinaram nila. Hoy Said, iwan mo lahat yung kayamanan mo dito sa Makka. Dahil dumating ka dito sa Makka, ay walang-wala ka, zero ka ka. Ay magaling magnegosyo yun. Opo. Kagaya ni Abdurrahman. O sabi niya, sa inyo na yung ano ko, huwag ninyo lang ako harangin mapapunta Madina. Kaya doon na nag-umpisa sa hijra na yun, na yung Muharram. Yun yung mga kwento nung day of Muharram. Bakita no na, opo. Minsan tinatanong ng mga non-Muslim, hindi lang Christian, pati yung mga Hindu o mga namimate ko sa interpret. Sabi niya, parang bago lang yung religion yung huli. Kasi ito sa Christianity, 2018 na, oo. Sabi ko, doon nag-umpisa ang paglipat nila. Kasi pagdating doon sa Madina, doon nila naitayo completely yung Islamic state. Medyo wala nang gumagalo sa kanila. Kasi nung siya magka sila eh, very masyado sa... Persecute, oo. Oo, persecution eh. Pero mo, economic and social sanction. Iba ko ibig sabihin yun. Nangyari yun, ha? Before yun sa Libya at saka saan, ng Amerika. Yung economic sanction, walang bibenta sa kanila ng pagkain, kahit ano, mga bagay. At wala rin silang, hindi rin sila makakabenta o makakabili. Pag may pupunta dun sa, tinapos sila dun sa Suhay, sa bahay Suhay ng medyo sulupil. Na walang kataw-tawa ng pagkain. Na hinaharang sila. Sanction. Sa social sanction na naman, kung yung may asawa siyang mustrik o kaya kalaban nila, ihihila sa kanya. Huwag kasumukod sa asawa. Totoo. Bawal magka ano. So masyado sila persecution, kaya lumipat sila sa... Nag-hitsura nila sila, otherwise. Mayroong tinatawag natin na ano, panghihipit. Ito po ang Hijra or Amun Jadid New Year ay malaki po ang significant dito ng Islam. Ang kailangan matunghayan natin doon sa maiksing paliwanag ni Alin. Opo. Ay yung sulat ka salungat during the time of Umar Muhata, kaya kailangan nila yung kalendar. Alright. So, ang nangyari, ang kailangan pag-aaral natin dito, kailangan ano sa mga kapatid natin ng mga Muslim, makinig sila. Apo. Pag-usapan natin dito. Yes. In Islam, there is what you call the evolution of Islam. Evolution of Islam. Oh, although yung evolution, doon ginagamit sa kay Darwin. Charles Darwin. Theory of Darwin. Yung evolution of Darwin. Pero itong sa atin, ginamit ko yung term na evolution of Islam. Sapagkat mayroon po mga kaganapan nung panahon ni Prophet Muhammad na hindi po nagaganap
sa mga susunod na panahon. Tama. Tulad niyan, the hijra, yung hijra po, hijra kalendar, hindi po ito napag-usapan during the time of Prophet Muhammad. So ito ay pinag-usapan after the date of Prophet Muhammad. Wala na si Prophet Muhammad. After, so ano pang gagawin natin, hindi tayo mag, hindi tayo mag-hijra dahil hindi yan nangyari nung panahon ni Prophet Muhammad. Pangalawa, yung Quran na hindi rin na isulat during the time of Prophet Muhammad. Ay bakit ba hindi na compile? So, pinakasulat pero hindi na compile. Actually, may nagsusulat nung ano. Sapagkat ang advice ni Prophet Muhammad ay hindi isulat ang Quran. Hindi rin isulat ang hadith. Lalo na yung hadith. Kasi magkakalo-alo. At saka ang gusto ni Prophet Muhammad ay lahat ng Muslim ay mures nila, kaya napipilitan yung mga Muslim na mures nila yung Quran. Kaya halos lahat ng sahaba ay mures nila yung Quran. Yes. Ganun. So nakita nung after the departure of Prophet Muhammad na kailangan yung Quran kasi hindi lahat ng tao kaya na mures yung Quran. Kaya naisulat yung Quran during the time of Abu Bakar. Gradually yun eh. Yes. Usman. To Usman. Doon mo na-finalize kay Usman. So ito po ang kailangan natin na liwanagin sa ating mga kapatid. Eh, hindi yung lahat ng pag-aaralan natin sa classroom, ay yun ang complete ng Islam. Complete ni Islam. Yes. Because ang kalaman sa Islam ay napakalawak. Katulad nung alin ba mga kalaman ngayon, katulad ng astronomy. Ay yung pagtingin sa buwan, wala ngayon, may hindi na kailangan na pumunta ka pa doon sa tabing dagat. Para lang makita yung buwan. May technology. O di kaya yung pwede ka na mag-moon sighting through internet. Yes, oo. Yes. Meron lang, through cellphone na, may apps na gano'n, alin yes. Makikita mo na yung talagang pag-ikot mismo ng buwan sa apps lang. So, hindi ba tayo, sasabay sa pag-ikot ng mundo? Mm-hmm. O tayo ay mag-stick doon sa, sa primitive time? Mm-hmm. Eh, dahil ba si Prophet Muhammad ay hindi sumakay sa aeroplano? Eh, tayo ay maglalakad mula dito papuntang pag-pilgrims, no? Alawak pa. So, yan po ang kailangan po na liwanagin natin. Sapagkat kapag tayo ay nag-stick doon sa tinatawag natin na yung term na ginamit mo, we are not living in the past. Oo. Mm-hmm. So, we are now in the modern world. Yes. Po. Ganon. So, marami pong mga pagbabago na ang mga Muslim ay dapat sila makisabay. Opo, pero sa paglilinaw, kasi how do we define bid'ah? Kasi laging ito yung accusation ba? Lagi na lamang kapag kami technology o may bagay tayong gagawin na hindi nangyari nung nakalipas na panahon. Lagi na lang accusation bid'ah, hanggang saan ba dapat natin erase ang salitang bid'ah na yan? Napaka-importante katanungan nga kasi minsan doon din tayo nagkakakonflict. Yes. Opo, bid'ah yan. Ba't mo ginawa yan? Bid'ah yan. Lagi na lang ganun. Sumakay ka ng aeroplano. Ay, ba't sumakay ng aeroplano si Prophet Muhammad in this film? Definition of bid'ah. Oh yes. Mm-hmm. Yung maikli lang kasi mahaba na sa kanya. Opo. Ang sinabi, ang pinaka maikling ano para maintindihan ng karamihan. Bid'ah, al-ihdath fi din. Tandaan yung word, fi. Al-ihdath fi din. Yung fi, pinasok mo doon. Parang sa English, yung N, pinasok mo. Opo. In the table. Opo. Yung in the table, on the table. On the table, oo. Ihdas fi din. Ibig sabihin na yung maghrib na tatlong raka ay ginawa mong apat na raka. O kaya dalawang raka. Binago mo. Yung mga ibada. Ngayon, yung puasa, yung Ramadan, ginawa mo sa solar calendar. Sa lunar calendar. Nagpuasa ka December. Malinaw. Yun. Bida yun. Sa sambayan yun, yung sa maghrib. O kaya yung limang wakto, ginawa mo ng anim o kaya apat lang. Ganon. O kaya pinagkaisa mo na lang. Ganon. So, yun ang bid'ah. Al-ihdas fi din. Masha'Allah. Yun ang pinakalisyon. Pinasok mo sa yung religion. Ang hindi bid'ah ay al-ihdas li din. Para. Binagubo para lang sa kabutihan ng Islam. Sumakay ka ng aeroplano, ginawa, pinalabas niya na itong aeroplano o kaya mga technology o cellphone para mas madami sa iyo, para mas maano. Kaya al-ihdas li para sa kapakanan ng mga Muslim na hindi sila masyado mahihirapan. Yes. Alam nga rin na mag-pilgrims ako,
na maglalakad ang ulang yes. Yung ano, di ba? Kasi yun ang ginawa ni Propeta Muhammad na naglakad siya, hindi siya sumakay. Naalala ko lang nung parahon na I am not finger-pointing chat sa group. Pero nakita ko nung galing ako sa Saudi, ay mayroon dito na anong, nagtitipon-tipon ng maraming tao. Tapos wala silang ano, hindi sila gumagamit ng sound system. All right. Halimbawa, ang pinagtitipunan nila mga litas yung mga 5 kilometers. Wow. Ay hindi makita yung hindi marinig yung boses doon. Opo. So ang ginagawa nila, nagsalita rito na sabi niya, "Allahu Akbar." Ang marinig doon sa pangalawang kilometro, sabi niya, "Allahu Akbar." Para marinig doon sa... Yes, yes. Balag. Ayaw nila, balag yun, no? Oh, balag. Oh. Kasi ayaw nila gumamit ng sound system dahil bida daw yun. Alright, oo. Oh. Pangalawa, noong panahon na, that was back mga 80s. Oo. Oh. Nakita ko yung mga tao, ano, kasi mag ako din sa Manila, eh, mga, siguro mga 84 na dito sa Manila. Alright. May mga tao na naglalakad mula dito papuntang Pampanga, papuntang Baguio, naglalakad. Wow, ang layo nun. Yes. Thousands. Of... Yes, oh. Naglalakad sila, dala-dala nila yung mga kaldero. Muslim to Muslim. Yes. Ayaw nila sumakay ng ano kasi si Prophet Muhammad hindi raw sumakay ng sasakyan. Oh, wow. But that ano, iyon ng ano, ibig sabihin, these people want to live in the past. Oh, yes. Oh. So hindi, that is misinterpretation of Islam. Ayun, oh, kasi yes. For example, sa Canada ngayon, pag nakita mo yung mga masjid nila, yung mga mosque nila, yung imam may mga camera na talaga. Ibig sabihin niyo siya ata may video, may camera yes. Na naka-monitor sa mga sisters, yung mga babae yes. Kasi covered yung mga babae. Gusto rin lang naman nila makita kung sino yung imam. Iba rin kasi yung may visual ka ng dagdag sa sermon. So, palagay ko, mas nakatutulong ito upang yes. Lalo nating mapalago ang ating pananampalataya. For example, before, dito sa same place tayo, di ba? Nasa radyo lang tayo ngayon. Nakakarating yung tinig natin. Pero ngayon, nakikita lang tayo ng ating mga kababayan ngayon. Oh. Ng ating mga taga-pakinig at taga-panood dahil meron ng mga Facebook, may mga online yes. Streaming na tayo. Ay, sa pamagitan ng kanilang... mobile lang, yung ayan. Cellphone. Mag- kaya nga, binabati tayo. Natin si Brother Hassan Rosales. He is watching from Riyadh. Imagine, pinapanood yes. Tayo from Riyadh. Si Marlene Alday Santiago, magandang hapon po. Nanonood sa atin at ilang mga kababayan natin na nanonood sa ating palatuntunan. Ito yung bunga ng teknolohiyang mas yes. Lalo nating napapalawak ang ating gawain katulad ng pagpaparating ng impormasyon or pagdadaawa. Mm-hmm. Hindi po ba? Mm-hmm. At saka kung ang pag-usapan natin ay teknolohiya. Mm. Ay nauna po diyan ang mga Muslim. Yeah, the Arabs. Yes, oo. Ang may discovery niyan sa tinatawag natin na algorithmic. Algorithm. Yes. Oo. Kasi si ano Arus. Oh. So siyang father of the algorithm. Mm. Kung wala yung ano yung discovery niya ay walang mga laptop o lang ng mga ano mga cellphone. Ano? Mm-hmm. Si Ibn Rushd pala. Mm-hmm. So yan ang kailangan po linawin natin ngayon. Sapagkat ang mga Muslim ay nagkakabanggaan sa mga maliit na bagay lang. Ha? Na although hindi sila dapat magkakabanggaan dito, dapat sila ay matuwa sapagkat ito ang bunga ng mga paghihirap ng mga Muslim philosopher. Mm. Kasi ang nangyari dito ang mga Muslim naging backward, ha? Kung bakit backwardness yung mga Muslim sapagkat hindi po nila pinag-aralan kung ano ang na-discover ng mga Muslim. So ang nangyari dito sa tinatawag kasi dito nangyari yan sa tinatawag natin na in history yung Daulat Andalus, yung Andalusian period. Mm-hmm. Doon nangyari yung mga discovery ng mga Muslims. All right. Yes. Uh-oh. So ang nangyari diyan dahil sa natalo yung mga Muslim sa Andalusian Empire ay nakita nila na dahil daw ang mga Muslim ay nalulong dyan sa discovery at nalimutan nila yung akida. Mm-hmm. Kaya yung lahat ng mga discovery doon iniwanan nila, nagsiyuhin na sila sa kanilang mga bansa. Saan nila iniwan? Siyempre sa mga European. Mm-hmm. So itinuloy ng mga taga-Europe itong discovery ng mga Muslim. Ay sila ngayon ang namamayapan.
sila ngayon ang tinitingala natin sa mga ano, sa mga malalakas na sandata, ha, sa mga teknolohiya. Diyan tayo nag-aaral sa kanila, although ito ay galing talaga sa mga Muslim. Pangalawa, ito pong bida, the term bida, ito ang ginagawa ng mga Muslim critics, third party, na dito sila nagsuporta upang mga Muslim magpatayan. Ang pinagpapatayan nila, bida yan. Hindi bida, alam niyo, Derek. Apo. When I was a student in our university, nagbabasa ako ng Quran, gumaganon ako. Kasi, Apo, di ba, may nakikita ako ganun, pagbasa ng Quran, pampagana, lalo kong nagaganan. Umiindayo kasi yung ano. Kasi nagaganan kayo, pinagusto ko eh, parang gumaganon. Pangalawa, parang nalang may iiwasan mo yung antok. Ah, okay. Eh, mayroong kumalabit sa akin sa likod. Mm-hmm. Sabi niya, Yaki, ha? My brother, yung ginagawa mo, bida. Pinagsabihan ka, kumbaga. Pinagsabihan ako. Ay, yung paggaring ko daw, ay bida, kasi hindi raw sinabi. Ginawa ni Paul naman daw kumaganong pag pag nababasa ng Quran. Eh yung mga maliit na yung kaya mayroon dito tinatawag na Tagalog term, kahit yung maliit na pintig ng puso, pinapakiraman mo pa. Opo. Eh hindi naman yan makonsider na makakasira sa Islam eh. Oo. So iyan ang kailangan po pag-aralan natin, sapagkat sa panahon ngayon wala akong nakikitang bida. Kasi ito lang ng sinasabi ni Aleem, na kung gagawin mo na yung tatlong raka, ay apat na raka, o dalawang raka, that is bida. At saka yung mga binabasa doon, yung Sirwan La Ilaha Illallah, Sirwan Muhammad Rasulullah, o yung Al-Fatiha, iba nang binabasa mo doon, that is bida. Yes. So ngayon, balik natin, sige po Aleem. Yes. Yes, may I say something, no? Opo. About dyan sa bida. Opo. Natawa, naminginano ako doon sa yung, sunglass mo. sunglass, eyeglass. Yes. Yan, sunglass para sa... Para sa mga mainit, sa labas. Pag bata pa ako, nagbabasa ako ng Quran. Kaya-kaya kong basahin yun. Yes. So, I got reward from Allah because of reading Quran, reciting the Quran. Ngayon, matanda na ako, 67 ako, hindi ko mabasa ang Quran. Gumamit ako ng ganyan, hindi nakakita sa reading glass. Uy, bida yan, yung suot mo, hindi giyo gumamit si propeta ng pagbasa ng saramin nung nagbabasa siya. Tanggalin mo na. Sige, sabi ko, tanggalin ko. Ngayon, hindi ko na makikita. Hindi ako makabasa ng Quran. Hindi ako makakawa. Ganun. Tapos, sabi ko, ganun buwan, no? Saan? Ginanong ko salamin ko, nakita ko. Dahil yung glass. Pinakapal, lalong malayong nakikita. So, naging telescope na yun, no? Ngayon, nag-telescope siya, nakita yung buwan. Sabi niya, hindi ako maniniwala dahil si Propeta Muhammad ay gumamit ng telescope. Anyway, balikan natin yung ating paksa, sapagat napakaganda nga po ng ngayon, Amun Jadid, ano-ano ang mga dapat gawin kapag ka nagkakaroon tayo ng tinatawag na pagpasok ng panibagong taon? Regardless of celebration, kung ano man sabihin natin, tatawagin natin dyan, how do we celebrate na lang? Yes. Opo. Well, iwasan natin yung celebration. Iwasan natin yung celebration. Baka naman na tayo ay mabida dito eh. Opo. Yes, oo. Ang celebration is Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Alright. Ito pong gagawin natin sa Amun Jadid is more on, letting the upcoming generation to teach them about Islam. We are going to teach them about the hijrah of the Muslim from Makkah to Medina. Tulad ng nabanggit natin. Yes. Sapagkat wala na pong panahon na tayo ay magtuturo sa kanila. Alright. Subalit, sa pamamagitan ng Amun Jadid ng mga Muslim, we can take the opportunity in order to give them the knowledge. For yung tinatawag natin na educational purpose. Yes. Para matuto yung tao about sa mukhang religion. Kasi iba ng panahon natin ngayon. Hindi katulad ng panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang panahon ng mga sahaba na hindi gano'ng karaming tao. Ngayon may mga anak natin na diyan sa university, nag-aral ng abogasya, nag-aral ng medicine, nag-aral ng teacher, nag-aral ng engineering. Bakit ito ang pinag-aaral nila? Eh, wala kasi sa madrasa natin dito eh. Oo. Eh, nandito sila. So,
paano tayo makatulong sa kanila upang maintindihan nila iyong mga aralin sa Islam. So we have to conduct a lecture, and we will take the opportunity, or we will take an advantage of the occasion. Why? Eh, may impact ito eh. Kasi sa during that time, ano bang panahon ngayon? Amun Jadid. What is Amun Jadid? Is this is the beginning of the immigration of the Muslim, the Muhajirin from Makkah to Medina. Kaya nga ang mga Muslim sa pagpunta nila sa Medina is the beginning of the renaissance of the Muslim, of Islamic Empire. Oh, ay diyan pala nag-umpisa. Kailangan ito ang ipamahagi natin na kaalaman doon sa mga kabataan upang sila ay maging proud about their religion. May sinasagawa bang kaparehong celebrasyon o pagdiriwang o pag-aalaala o paggunita ang mga sinaunang Muslim hinggil sa Amun Jadid? Well, hindi ito ginawa nung panahon ni Prawe Muhammad at saka panahon ng mga sahaba. Alright. Why? Eh, hindi po nila kailangan masyadong malapit si Prawe Muhammad sa kanila. Araw-araw nakita nila si Prawe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kahapon nung panahon ni Prawe Muhammad, kahapon lang nakikita nila si Prawe Muhammad. So, wala silang masyadong problema dun sa pagtuturo sa mga kabataan. Unang-una, hindi gaano karami ang tao. Pangalawa, iba yung sitwasyon nila sa sitwasyon natin ngayon. Ang sitwasyon natin ngayon, lalo na sa Metro Manila, eh, masyadong maano sa traffic eh. Eh, pupunta lang dito yung mga nag-aral sa UP. Pag labas nila sa UP, ng alaw na, pagdating nila dito sa Quiapo, eh alas 5 na. O, apat na oras yung traffic eh. Opo. So, we have to consider the situation. Yeah. Eh, titingnan natin yung situation ng sa panahon nung primitive time, nung past, at saka panahon dito sa present time. Alright. Aleem Said, may kapareho rin bang mga ginagawang preparasyon ng mga sinaunang Muslim hinggil sa pagbabantay sa buwan, yung moon sighting? Ito ba'y tradisyon na nung araw pa o ngayon lamang? Ano pa? Pero ang moon sighting nila through physical sight. Kasi wala pang mga technology noon. Wala telescope, wala mga kagamitan dyan. Ngayon, dahil sa ngayon na may mga technology, are we allowed to use that technology? Mm-hmm. So, kasi ang sinabi ni Propeta Muhammad, sumu le ru'ya. Ang gandood lang sa sinabi niya, ru'ya. Hindi nga dinugtungan yung ru'ya, to be specific, na bil'ayn. Yes. Sumu le ru'ya bil'ayn. Ibig sabihin na mata. Titingnan mo yung buwan na mata. Hindi nga dinugtong doon. Ang sinabi lang niya, ru'ya. At hindi nila ginugtong na sumo li ru'ya bil'ayn. Kasi hindi ba tanggap ng mga tao na yun sa oras na yun ni Propeta Muhammad, yung ilm ng mga advanced na itong technology ngayon. Hindi nila maitindihan yun. Yes. So ang ano lang nila ay mata. Pero gagawin din natin yun sa mata. Titingnan natin ang buwan through eyes, yung physical sight. At kung hindi natin maano, may makita ayun siya nabi ni Propeta Muhammad, nakakturo, magbilang ka, magkwenta ka, gano'n. Mm-hmm. O kaya, gumamit ka ng mga astronomical calculation na kaya mga kagamitan. Ngayon, yung kagaya ng mga telescope, na very advanced ka ng telescope, makikita mo yung isang galaxy. Opo. Katabing galaxy ngayon. Yes. Noon, ang makikita mo lang, medyo malapit lang. Opo. Ano ngayon, dahil sa yung gawa ni Galileo, si Galileo ang unang nagkaroon ng nakita niya yung Jupiter, na apat ang buwan sa Jupiter. Pero ngayon, advanced na ngayon, yung Hubble. Yung Hubble na gawa ni Hubble. Ang nakikita na yung mga galaxies. Opo. So, pag nag-musighting sila, permitted yun dahil sumuli ru'ya. The word ru'ya doon ay vision. Yes. Hindi yung kita ng mata, kundi yung paningin ng mata at saka paningin ng kaalaman. Yes. Ang kaalaman, itong technology ngayon. Kaya doon ako sumusunod dahil ang sinabi sa Quran ay yung bilang na bilang ang dating ng buwan at saka yung araw. So, paano mo alam yun? Ngayon, may celebration ng Imam Council of the Philippines sa darating na meron kayong gagawin? Not exactly celebration as with the same with the New Year ng mga sa solar calendar. January 1. Yes. Meron, pero yung parang anniversary. Anniversary, pero kagaya doon sa Egypt, kasi I stay in Egypt long for 12 years. Ang na-observe ako doon ay doon sa mga radio stations, sa television, kagaya nitong ginagawa natin, na binabangkit natin yung mga
all about Islam, na ganito, Islam, ganyan, ganyan. Education, ganun ang inaaral yes. Na. Alright. Sa masjid, oh. Mga seminar, Islamic seminar, mga ganito, during siya, kahit anong mga ganito, o kaya sa mga ganito, religious station, o ano. And yun yung big communication, noon, ang ginagawa namin. Pero actually, sa akin, yung anong jidid, ha? May, sa akin. Yes. Magpapasalamat ako kay Allah dahil nadagdagan naman yung life ko, yung umor, yung life ko nadagdagan. Siyempre, 66 ako, may 67 na, madadagdagan na naman. So, I must be happy. Yes. Dahil sa happy ako, na paano ako kasanggan yung happiness ko? Kay Allah dahil doon sa umor na dinagdag sa akin. So, magpapasalamat ako kay Allah, paano ako magpapasalamat kay Allah? Paano po? Pwede rin ako magpuasa, pwede rin ako mag-abot kamay sa mga magsadka, ganun mga kawanggawa o mga servisyo. Magturo ng mga, magbigay ng kaalaman ng Islam. Servisyo na yun at magpapasalamat ako kay Allah na umabot ako sa edad na ganito na nadagdagan man. Masyaallah. Alright. Yes. Apo, yung, gusto kong dugtungan yung mga sinabi niya kasi yung ayon sa ano mo, in relation to your question. Apo. Naalala ko nung mga yung mga kabataan na ang mga unang mga ulama nag-ano sila gumagawa sila ng pagtanggilas during the Amun Jadid. Yes. Nagkakaroon kami ng pumaparada kami, nagpaparada kami sa ano sa lansangan, tapos nagkakaroon kami ng mga kwisyo. Yes, quiz. Yung mga parang battle of the brains. Pero ang mga tanong Islamic. Ang mga tanong ay Islam. Ngayon wala na yan. Sinasabi bida. Yan ang problema natin ngayon. Saan galing yan? Yung mga kalima na ganyan. Ito sa mga bagong ano natin. Mga bagong kalaman na pumasok sa ating bansa. So, kailangan iyan natin na examine natin, ha? Alamin natin kung ito ba ay nakakatulong sa atin o nakabawas sa ating pagiging Muslim. Okay? Alright. Yes. Yan ang kailangan po malaman natin. Yes, pangalawa, ito pong ru'ya na sinasabi ni Alim ay galing doon sa kalimat na Ra. It doesn't mean na naked eyes ay doesn't mean na yung Ra ay naked eyes makita ng dalawang mata mo. Sapagkat ito nga katatapos lang natin ng Idil Adha. Sinabi ni Nabi Ibrahim sa kanyang anak, "Inni ra'aytu fil manami anni adbahuka." Panzurmada tara. Dalawang Ra yun. Nakita ko sa aking panaginip. Mayroon bang mata na nakakita kung siya ay natutulog? Alright. So, not necessarily naked eyes. For your mother, tara, ibig sabihin ng mother, tara, ano sa palagay mo? Ginamit din niya doon ang kalimat na analysis mo. Ginamit din ng kalimat Ra. Ayun. Pangalawa, sa Quran, mayroon tinatawag na alam tara kayo fa'ala rabbi kapiasa. Hindi mo ba nakita? Muhammad. Muhammad, yung ginawa ng Allah doon sa tinatawag na ashabul fil, yung elepante. Opo, masisira sa yung ginawa ni Abrahatul Asram, hindi pa ipapanganak pa lang si Prophet Muhammad. Bakit niya makita sa nakid asin yung elepante na ano? So, ang ibig sabihin nito, hindi mo ba nalaman? Hindi mo ba na information sa iyo? Information. Wala ka bang information doon sa nangyari? At saka, yung marami po yung ano. Kasi yung Arabic, kung ang English ay malawak na literature, mas malawak po yung Arabic. Mas malalim pati ang kanyang mga kahulugan. Yes. Alright. Kaya, 8 minuto bago sumapit ang ating pagwawakas ng ating palatuntunan. Yes. Habol lang natin konting-kunti. Malawak ito. Pero yung significance naman ng month of Muharram, maraming mga kaganapan sa buwan na ito. Hindi po ba? Ano-ano po ba ito? Chalim muna, tapos sa ibigin natin ang pahapyawang ilang. Unang kaganapan doon, yung pag-transfer ng mga sahaba. Pangalawa, yung Asura. Asura. The word Asura means tenth. The tenth. Ikasampu. Ikasampu. Asara. Ang original ng Asura. Alright. Ibig sabihin doon sa Asura ng pang-sampu ng Muharram ay nadatnan ni Propeta
Muhammad doon sa Madina, yung mga ginagawa nila na yung mga Yahud na sila ay nagpupuasa. Mm-hmm. Tapos sabi nila na magpupuasa rin ako next year. Mm-hmm. Pero hindi siya magpupuasa sa 10 na yun, kundi 9 o kaya sa 11. Mm-hmm. Before and after 10. O kaya right. Kasama yung 10, kasama na yung sa 9. So may fasting ano tayo po? Oo, mm-hmm. May fasting yun. Alright. So, ngayon, pangalawang okasyon yun. Okay. Ang pangatlo, ang pinakaisa, importante yung sa one of the five pillars of Islam ay yung zakat. Yes. Doon nag-umpisa na, ibigay mo yung zakat kung magkukwenta ka ng ano, pila nila ng... So, hindi lang pala tuwing Ramadan ginagawa yan? Sa Ramadan na yun ay kung mayroon na siya sa zakat yun, kasi meron naman, sabi niya, ay, kulang yung binigay ko ng zakat, magano ko, ikukompleto ko. Meron naman dyan, pag kinunitan niya, ay sabi niya, ay, mag-advance na ako sa zakat ko. So, pagdating ng Muharram, Muharram talaga na. Ang day of zakat. Yes, mas madali. Alright, okay. Yung pang-apat? Yung pang-apat ay yung, sa okasyon na yon, yung una yung nasabi ko na pagkakha ni Allah kay Adam the tenth of Muharram nung nagba-forgive him nung marami pag-usapan yung ano ng kwad yung Ark of Luke na when it dumako sa Jabal Judi sa Jabal Judi sa Turkey tapos ang ano ay tent of Muharram din. Mm-hmm. Asura. Opo. Yung ano yung apoy kay Abraham. Pagtapos yung apoy. Sinunog ni Kwan. Ang Namrud. Namrud si Abraham na was saved. Opo. Sa araw din ng samadang Ramadan. Sa tent. Ikasampu ng araw ng Muharram. Saka yung pag successful pass ni propeta Moses when he crossed the river, but it is the Red Sea between the Sinai and from Egypt at saka ito sa lupa ng Sinai. Ikatent din na Muharram na galap yun. Hindi, yung pasyon na yung galap yun. Nahinabol ng mga Perao, ng mga bata ni mga tawan ni Pero, hindi nila nabol. Doon din nangyari na yun. Sa Asura. Sa Asura. Alright. At parami pa managarap doon na sa panahon ni Propeta Muhammad at saka sa alright. Pagaya yung si Ali, ano nila, at saka si Jose. So, yun na nga, babangitin niya, pero hindi niya nabangit. Anyway, may nagkaroon ng ano yung mga Muslim ngayon sa pamagitan din ng Asura. Yung tinatawag natin na yung separation, o di kaya yung pagwata. Segregation of the Muslim from others during the time of Asura. Sa pamagitan ng that is the martyrdom of the grandson of Prophet Muhammad, si Hussein. At ito ay kinatigan ng ating mga kapatid na mga Shia. Opo. Sabi nila, this was happened during the 10th of Muharram. Mm-hmm. Itong pagpatay ni Hussein bin Ali. Yun naman ang sineselebrate nila, kumbaga. Yun ang ginugunitan nila. Ginugunitan nila, yung gumagawa sila ng mga parang penitentiary na ginagawa ng mga Christian, mga kapatid. So, actually, masyado nilang, dito nangyari yung tinatawag na tinahulu. Masyado nilang pinalaki yung celebration at saka yung dapat hindi gawin ay ginagawa nila. Alright. So, dito kasi nangyari yan. At pangalawa, kung titingnan natin si Hassan at si Hussein, kasi ano yan, ituin dyan. Opo, yung apo na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang base lang sila, nauna lang si Hassan. Mm. Kung titingnan natin ang kalagayan nila, si Ali ibn Abi Talib, ang tawag sa kanya, Abul Hassan. Mm-hmm. Hindi Abu Hussein. Mm-hmm. Abul Hassan ang tawag sa kanya. Ibig sabihin, mas maano si Hassan sa... Mm-hmm. Pangalawa, may mga hadisi pa lang sallallahu alaihi wasallam na magiging leaders. Magiging leaders ng mga Muslim ay min sulalat Hassan. Galing doon sa kay Hassan. Mm-hmm. Yung magiging mga pinuno ng mga Muslim. Katulad ngayon,
Prophecy ni Propeta Muhammad. Opo. Patulad ngayon, the king of Jordan is galing doon kay Hassan. The king of Morocco ay galing din kay Hassan. At mayroon din mga ano diyan, mga prominent mga ulama na ganun galing sa lineage ni Hassan. Ayan. Yes. Anyway, pag-uusapan natin yung napakagandang significance, the stories and these yung mga pangyayari, events in the month of Muharram. Pagpasok natin sa next week, inshallah. By details, inshallah. Yung sa hijra lang, mahaba yun eh. Kasi kung paano nag-hijra si Propeta Muhammad, mga dinaanan niya, may sacrifice talaga nangyari doon. Next Wednesday po, inshallah, mga kababayan, sapagkat mga katropa, sapagkat wala na ho kaming oras. Samantala, sa ating pansamantalang pamamaalam, Aleem Said. Yes. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa pakinig na ninyo sa aming programa dito sa DWDD. Katropa Radio. Thank you very much for listening. Iyan. At syempre, Aleem Naguib. Yes, ganun din po ako nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming palatuntunan at sana kung mayroon kayong mga katanungan na hindi nyo na lubos maintindihan sa aming pagpapaliwanag, ay huwag kayong mag-atubili na mag-abot sa amin ng katanungan upang sa ganun ay may bigay namin ang aming kakayahan upang magbigay ng kasagutan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Lastly, Aleem, pwede ba bumati ng Amun Jadid? Amun Jadid Mubarak, may mga pagbati ba kapag napasok ng Amun Jadid? Why not? Diyo sa Egypt, na ano ko lang doon, sabi nila na kulu amo antum bihair, ibig sabi na all the years you are in good condition, all kulu sana wanta tayib, ibig sabihin din yun, all years. Sana is all years. Tayib, you are in good condition. Pwede rin magbigay na regalo? That's medyo ano na. Okay, sige. Anyway, pag-uusapan po natin, inshallah, sa susunod na Wednesday. Inshallah. Inshallah. Alright, muli ang Kapayapaan, Habag at Tagpapala ng Dakilang Lumikha ay sumayin niyo po lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, pagsubaybay sa ating Katropa Radio sa palatuntunang ang mensahe ng Kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Let's all pray for peace. Sa nakalipas na panahon, hindi kaila sa atin na maraming buhay ang naibuwis dahil sa kasamaan ng mga terorista. Sa ngayon, seryoso ang kampanya ng pamahalaan upang labanan ang terorismo. Kaya't makiisa tayo dito, dahil kapag ang bansa ay mapayapa, kaunlaran ay ating matatamasa. Ibalik ang disiplina, kaibigan. Ibalik ang pagtitiwala ng bayan. Sundin lamang ang batas, maging huwaran ng lahat. Ibalik ang disiplina sa lipunan. Magtapon ng basura sa tamang kalalagyan. Huwag maging ahas sa trabaho at lansangan. Tunis ng gobyerno ang humalya't iwasan na. Itindig muli ang Pilipinas, ating inang bayan. Ibalik ang disiplina, kaibigan.